Subo ka na sa Arabel dito. Nasaan ka na ba? Ano? Sige, papunta na ako dyan. Time of death, 7:31 a.m. The Philippines has announced a lockdown of the entire Metro Manila area to help contain the spread of COVID-19. Of course, this announcement follows the... Good morning po, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Ba naman yan? Tagal-tagal ko na dito. Kailan ba ako makakalabas dito? Hintayin na lang po muna natin ang order ni Doc. Pansamantala po, magpahin na po muna kayo para lumakas po kayo. Ako, si Teresa. Hikaho sa buhay, hindi na ibigay ang luho. Kumakayod na kahit bata pa para sa kinabukasan ng aking nakababatang kapatid na wala ng oportunidad na makapag-aral. Iyan ang kwento ko. Sumailalim ang buong bansa sa community quarantine. Bawal tayong lumabas. Ang hirap kasi, paano namin itatawid ang isang araw nang walang perang pantusto sa pangangailangan namin? Mahirap man, delikado at bawal man, pinilit kong makapaglako sa mga bahay-bahay para kahit papaano ay may maipangkain kami ng kapatid ko. Dumating pa sa punto na hindi sapat ang perang ipinapadala ni Itay nang dahil na rin sa pandemya. Kahit mga kaunting kahilingan ni Bunso, hindi ko maibigay dahil kailangan kong gamitin ng gasto ang perang katiting sa mas importanteng bagay. May dumating mang tulong mula sa mga lokal na pamahalaan. Kung hindi kulang, hindi naman tama sa oras na tila ba nakakalimutan na nila ang mga dukhang katulad namin. Ang hirap lalo na at nag-iisa ako. Wala akong karamay. Sa paglipas ng mga araw, tila ba hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Para akong nanghihina. Hindi ako makahinga ng ayos. Parang lumulutang ang isip ko. At isang araw, doon ko natuluyang nalaman kung ano nga ba talaga ang sakit ko. Nurse Luisa, pasensya ka na sa mga inasta ko sa iyo noong una, ha? Naging ganun lang ako kasi marami kong iniisip sa problema tapos
pa ako. Alam mo naman ngayon na mahal mo at sakit, diba? Okay lang po yun, ah. Unawaan ko naman po kayo, ma'am. Lahat naman po ng tao ay nasubok ngayong pandemya. At saka lahat po ng tao may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya naiintindihan ko po kayo. Salamat, Nurse Luisa. Hindi po. Si Nurse Luisa, at ito ang kwento ko. Isa akong nurse dito sa Pinas. Dugo at pawis ang aking iniaalay makapagligtas lamang ng buhay ng iba. Hindi biro ang pagiging nurse dito sa Pinas. Kulang na sa pasahod, ay minamaliit pa. At sinong mag-aakalang ang hirap na nararanasan namin noon ay may mas mailalala pa pala simula nang dumating ang virus sa bansa. At ang hirap tanggapin na hindi man lamang kami makauwi agad sa aming mga pamilya. At sa panahon ngayon, nakakatanggap pa rin kami ng diskriminasyon na ang nurse ay katulong lamang ng mga doktor. Kailan ba nila maiintindihan na ang propesyong aming pinili ay dapat bigyan ng respeto at kaukulang tamang pasweldo? Nagkatanggal lang kasi ng trabahador sa akin, pinagtatrabahoan na. Hindi mo na makapagpagala ng pera sa ngayon para unawa ng ibang pagkakakitaan. Ganun po ba? Tay, okay lang po. May natira pa naman itong pera sa huli niyong pinadala sa amin. Ako na lang po bahala sa aming ibang so. Mag-ingat ka palagi, Taya. Ano? Patawag ka. Ano nang gagawin mo? Natin sa pinitaan sa akin ng higa. Ano? Kailangan ka namin dito. Nasaan ka sa ba, ate? Ano dito? Kumain mo ka. Kumain mo ka muna. Eh, makinig ka kay ate. Ano mo namang kailangan na kailangan ka ng ate mo? Ano mo namang hindi makaka-uwi si ate, di ba? Ikaw yung nandyan. Ikaw yung kailangan niya, okay? Bukan sa Adobe dito. Nasaan ka na ba? Ano? Sige, papunta na ako diyan. Time of death, 7:31 a.m. Salamat sa pagiging inspirasyon mo sa akin, Nurse Luisa.